hindi po siya entitled sa productivity enhancement incentives at saka service recognition incentives? Opo. Ito po, the Productivity Enhancement Incentive, or PEI, of 5,000 pesos shall be given personal not earlier than December 15 of the current year. Galing po yan sa gobyerno, hindi po galing kay Bentulfo. At pinag-uusapan po rito, ano ang ginawa niya? Ano ang nagawa niya? Anong ginampanan niya nakaraang buwan at taon siya'y nanilbihan bilang kagawad? Ibig mong sabihin, mababaliwala yun ang pinagbabasihan mo dahil natalo siya. Parang ano to? Dahil natalo ka, talo rin yung PEI mo. Si Kagawad Mario Alba, nanunungkulan at naninirahan sa Barangay Manato Sentral, Tagkawayan, Quezon. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo upang masolusyunan ang mga kaproblemahan ko ito sa aking kasaysayan sa buhay. Na ngayong December, dumating ang Christmas bonus ay hindi na nilibigay sa akin ang mga dapat na benepisyong mapapunta para sa akin. At hindi nila ako pinulong kung bakit gano'n ang nangyari. Binigla na lamang nila ako nang sila magtanggapan na. Hindi po ako nakatanggap ng PEI. Saka yung SRI po ay hindi rin nila ako binigyan. Hindi nila ako pinapirma at ang sinabi nila sa akin ay hindi na nila ako kasama sa dapat na bigyan. Yung pangatlong termino ko, hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Sa ganda ng aming samahan, hindi ko akalain magkakaroon ng ganitong pangyayari na hindi ako magkakaroon ng biyaya. Sir Ben, sana po makuha ko ang pinagserbisyohan ko ng matagal na panahon sa aming panunungkulan, sa aming barangay, ng napakatagal na panahon, napakaganda naman ang aking pinagserbisyo sa kanila. Sana po may pagkalab niyo sa akin ang mga biyayang yun na gusto kong makuha. Mang Mario, kumusta ka na? Ayos naman. Alright. Eh, kailan mo huling nakausap itong barangay chairman ninyo at ninyong treasurer ninyo? Ito pong 29 ng December. Okay, anong sinabi sa iyo? Hindi mo talaga matatanggap? Binibigyan po ako ng 2,000, hindi ko po matatanggap yan. Dahil ang hinahangad ko yung tamang para sa akin. Mm-hmm. Napapalob sa batas yun. Okay. Kinausap mo ba si Kapitan kung bakit ganito? Na parang ang decision ba rito si Kapitan? Or pinapapatupad ni Kapitan kung ano yung mga insentibo yung pinagkakalob sa iyo sa ilalim ng DILG? Tama? Dati po ipinagkakalob nila sa akin yan pero ngayon lang nangyaring hindi. Magkano ba dapat na makukuha mong insentibo sa matapos kang manalbihan? Magkano kaya? Tatanggapin ko po sana ngayon ayun pong ang nawala sa akin ay ang 5,000 at saka yung 16,300 na SRI. Sino nagbigay ng computation sa iyo? Yun pong isang kagawad. Sinabi yun, sa iyo, ito yung tama dapat. Yun ang dapat. Tinanggap niya. Tinanggap niya. Pareho kayo ng mga panahon yun. Wala ka naman kayang problema or utang or anything na cash advance na maaaring ibinawas sa iyo? Wala po akong pagkakautang. So, gusto mo lamang dito yung insentibo na sinasabi mo rito, yung Service Recognition Incentives, Productivity Enhancement Incentives or PEI at saka SRI. Yan po ang hinahabol. Ang problema mo ay ang sa barangay mo or yung tresorero or sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan? Sinong kakausapin ko rin? Sila po yung dalawa, si Kap at saka yung tresorer niyan. Okay. Sa linya ng telepono si Ricardo Butardo. Magandang umaga sa iyo, Kap Ricardo Butardo. Magandang umaga po. Kap, salamat sa pagtanggap mo po ng tawag namin. Si Ben Tulfo po, sa ipabitag mo. At live po tayo sa IBC TV 13, Kap. Sige po. Nandito po yung dating kagawad po na si Mario Alba at ay dinudulog niya po sa amin. Siguro po ay hihingi lang kami ng linaw sa inyo. At ito po yung sinasabi niyang SRI at Productivity Enhancement Incentives at parang dito po naman po, pwede rin mo namin tatawagan ng DILG. Ano po bang issue rito na bakit sinasabi niya ay hindi raw po sapat yung parang inaabot lang dapat ate sa kanyang 2,000 ng inyong tresorero? Kap, ano masasabi niyo rito? Ano matutulog natin dito sa dati mong kagawad si Mario? Opo. Ganito po yan. Siya po ay, nang kami ay magkiki ng buwan ng Disyembre, tinanggap po nila at pinirmahan pa, by error po kami pinamahagi yung treasurer ko, ng year-end at saka tasgit po yung 5,000 at saka yung year-end. So, ibig po sabihin, natanggap po nila yon na yung pumirma doon. Okay. Sumunod po, inilabas na po ang PEI. Okay. Hindi po sila kasama. Bakit po? Anong... Ayon po sa memo na dumating. Memo galing saan po yan? Sa Malacanang po, na ikay ng accounting sa mga bawat treasurer ng barangay. So po ang ginawa, yung pong mga datihan, hindi lumaban, last term, at saka natalo, ay hindi po tinatanggap. Kap, sandali lang po. Ano pa? So hindi po kasama, sabi nyo, ang memo galing sa Malacanang? Hindi ba dapat ang mga memo galing sa ano yan? Galing sa DILG? Sa ilalim kayo ng DILG? Sa barangay affairs?
Anong kinalaman ng Malacanang po? Ang galing po sa ito po, kung siya po ay may dalang dokumento, ingin po ninyo at binabigyan po ni Tres namin yan. Cap, sandali lang po. Ano? Hindi po siya entitled sa productivity enhancement incentives at saka service recognition incentives? Opo. Bakit hindi po siya kasama sa productivity sa tagal ng panahon na ginugol niya? Yung nakalagay po doon sa memo na dumating sa amin yung administrative order number 12. Oh, sa akin, Cap, kayo ba'y humingi ng gabay sa dito sa ginagawa ninyo na talagang baka kasi nagkaroon lang kayo ng maling interpretasyon dito, Cap? Hindi, na ito po. Mayroon po. Hawak-hawak ko nga po. Ito po ay galing sa accounting ng munisipyo ng Tagkawayan. Ibinaba sa 45 barangay bawat treasurer po. So, ang sinabi po, kung may reklamo yung hindi na lumaban, natalo, at yung nag-last term, ang productivity sa enhancement incentive, wala pong kinalaman sa pagkaintindi ko, correct me if I'm wrong, sa mga lumaban o natalo, yung insentibong naganap mo sa mga tiginampanan nila tungkulin sa mga nakaraang, sabihin natin termino o taon, na magiging basihan ng insentibo. Hindi po yung paglaban at natalo. Hindi po productivity enhancement incentive yan. Kasi wala ka pang insentibo yung productivity ka. Anong nagawa mo? Hindi yung anong ginawa mo at natalo ka. Medyo mali ata ang PEI, pagkaintindi ko. Ito po, the productivity enhancement incentive or PEI of 5,000 pesos shall be given personal not earlier than December 15 of the current year subject to the following conditions. Binabasa ko po ito, ano? At hindi po tayo pwede magtalo dahil ako may binabasihan. So ang alam mo, hold on to it. Tapos sabihin ko muna dahil ito'y binabasa ko. The employees are still in the service of November 30 of the current year. So the employees have rendered at least a total of an aggregate of 4 months of service but still in service as of December 30 of the current year including leaves and absences would pay. Those who have rendered less than total of aggregate of 4 months of service but still in the service of the November 30 of the current year shall be entitled to prorated PEI. Galing po yan sa gobyerno, hindi po galing kay Bentulfo. Ito naman po ang sinasabi rito sa RSI. 20,000 pesos as SRI is granted to civilian personnel occupying regular contractual casual positions personnel who are still in the government service. As of November 30, 2023, the personnel who rendered at least 4 months of satisfactory service. So yan po ang sinasabi natin dito. Tatanong ko po, wala na po siya noong Oktubre noong nakaraang taon? Oh, wala na po siya. Kailan po siya tumigil ng kanyang pagtatrabaho bilang barangay kagawad? Nagtumigil po siya at nung magbutuhan po kami, October 30. October 30 ng anong taon? 2023. So, ano pong nangyari doon sa mga nakaraang buwan, Setyembre, Agosto, Hulyo, Hunyo, Mayo, Abril, sinasabi Marso, Pebrero, Enero, ibabalik po tayo patras ng patras. May termino pa siyang pinagsisilbihan. Hindi ba niya kikilalarin po yun? Kasi ang pinagbabasihan mo dahil wala na siya, hindi ka nakasama, accumulated aggregate, ibig sabihin naipon niya. Mga naipon niyang serbisyo na siya po'y nabibigyan ng sinasabing ito'y insentibo. Hindi po, baka mali po yung sinasabi ninyo. Baka mali po, pagkaintindi po ninyo. Ang insentibo intibo po, hindi po binibigay sa mga dahil natalo ka, wala kang insentibo, dahil hindi ka tumakbo. Pinag-uusapan po rito, ano ang ginawa niya? Ano ang nagawa niya? Ano ang ginampanan niya mga nakaraang buwan at taon siya'y nanilbihan bilang kagawad? Hindi po yung wala na siya noong October 30, 2023. Ano naman ang nangyari doon sa ano? Patrasin natin hanggang sa mga Enero noong 2023. Ibig mong sabihin, mababaliwala yun? Ang pinagbabasihan mo dahil natalo siya? Parang ano to? Dahil natalo ka, talo rin yung PEI mo. Ganun ba ang ibig sabihin noon? So, sir, pwede na ako magsalita. Sagutin mo muna. Bago ka magsalita, may tanong ako na sasagutin mo, hindi tayo nagde-debate, question and answer. In search for truth, kung ano yung kinakailangan at malaman, maintindihan ng taong bayan. Hindi ako nakikipagtalo, mawalang galang lang po ka. Karapatan ni Juan de la Cruz, maintindihan ito mga pinapalabas ng ating pamahalaan tulad ng PEI. So, the employees are still in service of November 30 in the current year. Sige, gusto ko lang sabihin sa iyo, wala po ba siya? Earlier in December of the current year? So, ito yun. Length of service, 3 months to less than 4 months, 50%. January 2023 hanggang October 2023. Kagawad ka ba? Opo. Yung pinatanggap namin buwan-buwan hanggang Oktubre na honorarium, natanggap po nila. Kaya iba po yung honorarium sa pagkain. Yung nga po, yung year-end po,
at saka mid-year bonus at saka po yung Kap, sandali lang Kap, ano? Bigyan mo po ako ng edukasyon. Baka siguro mangmang po ako. Ako'y magpapakumbaba. Pasensya na po sa kamangmangan ko po, ano? Ako po'y humihiling ng kaliwanagan. Pakipaliwanag ang ibig sabihin ng PEI. So, ito nga po pinaliliwanag ko. Ang amin pong treasurer sa panahon po ng SRI ay may ibinigay na galing Malacanang ang accounting. So, bago po namin ito ginawa, nagtanong po muna ko rin sa mga karatig barangay kung ano ba ang katotohanan dito sa dumating pong memo sa amin. So, ang ginawa po ay ang tatanggap lang daw po na SRI ay ang bago at ang PEI. Yung pong sa PEI na halagang 5,000, 1,000 po ang pinabigay sa bago. Doon naman po sa SRI ay 2,000 po ang sinabi nila na ibigay. So sa 45 barangay po sir, dito sa aming bayan ng Tagkawayan, ay marami po rin ang katulad niyang inireklamo niyan. Mga datihang kapitan na nakatapos na wala na rin pong natanggap. So kami po ay sumunod lang po mismo na itinag-utos ng accounting na yun ang sundin po namin. Hindi naman po katakaraka na kami po ang may kagustuhan nito. Yun po yung nangyari. Ngayon, ang sabi ko po sa kanya, kung hindi ka naniniwala doon sa ipinaliliwanag na wala na raw nga kayong matatanggap, hindi naman po siyang magtanong sa bayan at sa DILG. Ay sabi po niya, ay hindi siya hindi na siya doon dapat magtanong at dito na nga po daw sa inyo magtatanong. Ay sabi ko, wala akong magagawa kung yun ang iyong desisyon. Hindi ko naman po yung pinagbawalan na magtanong na dapat magtanongan. Kap, sandali lang, relax. So ngayon, pareho mga Thunders. O sige, labanan ng Thunders to. Kap, pasasalitain po natin si Mario Alba, yung dati mong kagawad, ha? Pagbibigyan ko lang sa... Okay, sige, tanongin mo. Ako'y nagtanong kay Tris, ang nung sabi sa akin, malaya ka magtanong sa bayan sa accounting. Pumunta ako doon, nakatawag na agad sa accounting. Yung sinabi niya sa akin, siya rin sinagot sa akin ng accounting. Paano pa ako magtatanong sa bayan? Ay, dapat nagtanong ka kagawad, pati sa DILG, at yun ang sinabi, yun ang bilin na sino daw ang nagre-reklamo at hindi makapanaunawa ay papuntahin sa kanila. Ay hindi ka naman nagpunta at nakipag-usap. Wala doon ang DILG na pumunta ako. Kasama ko si Manny. Kung wala doon ang DILG, ay sino tinanong mo para nasagot yung tanong mo? Sa accounting nga kap, ako nagtanong at doon ako pinapunta ni Tris. Nakausap mo ang accounting? Nakausap ko pa kap. Ay yung sinabi ni Tris, nakatawag na daw sa kanila si Tris. Anong sinabi ni Tris? Paano ang hindi tatawag ka dapat? Okay. Ay ang sabi mo nga, ay hindi totoo yun at gawa-gawa. Wala ang... Ay, ako naman, nagtatanong lang dito kung may makukuha ko, wala nga. Kap, sandali lang, Kap, ano? Okay. Nagtinanong mo, para magkaliwanagan, ano? Ako, magiging referee ako ng konti rito. Ano ang sinabi sa iyo ng accounting at yung treasurero sa bayan? Yun daw po ang bagong memo ngayon. Kaya nga, ano ngayong bagong memo? Kung ano ba? May matatanggap ka o wala? Wala daw po. Wala ka matatanggap. Alangan ba naman ako mag-uutos sa kanila? Hindi naman ako taong gobyerno. Kuminsan, siguro sa anumang kadahilanan, kung ano yung kupondo na yun, lalaban kita, pero kung ganyan ang sinasabing interpretasyon nila, hindi ako makikipagdebate. Sinubukan mo, kasama mong kagawad, pumunta ka doon sa tresorero, pumunta ka sa accounting, iisa lang sinasabi, wala ka matatanggap, yun na yun. Wala po ako magagawa. Gusto ko lang maliwanagan ako. Naliwanagan ka na ngayon. So, malinaw na. So, naniniwala ka na kay Kap. Kasi si Kap, parang sinasabi, magtanong ka sa bayan. Hindi ko na questionin kung ano yung mga sinabi ko. Kasi kuminsan sa gobyerno, kung ano yung available funds, yun lang. Hindi ko rin kikwestiyonin yun kasi hindi naman ako tao ng gobyerno. Tinanong ko po yan si Kap na binibigyan ako ng 2,000. Itinago pa niya kami dun sa... Hindi, binibigyan ka ng 2,000. Binibigyan po ako galing sa Christmas party. Kabutihang loob yun. Opo daw, kuno. Pero tinanong ko siya kung yung SRI ay nailabas nilang lahat. Nailabas po, 130,000. Hindi ka naman daw kasama roon. Sabi ng... Ay, sa kanila lamang po ba yun yung pinaghirapan ko yung wala muna, na? Sandali muna. Okay, Kap, parang Kapo. Lumalabas. Aba. Sa inyo lang ba yung SRI? Kaya ito nang gagalaiti si Thunder 1. Yun, ikaw si Thunder 2. Okay, anong sagot mo, Thunder 2? Yung 130,000, 740. Okay. Yung po yung sinirmahan at inilabas namin, ay sila naman po, siya at saka yung dalawa pa niyang kasama,
ay wala po doon sa payroll. Ah, okay. Paano so... Paano po siya papipirmahin doon sa resolution? Ay, ang ilagay lang po sa payroll ay yung tatlong bago at isang escape. Okay. Naintindihan ko na ka kung... So, kayo, sir, sa padagdag ko. Sige. Yung pang 2,000 na ibinigay ko sa kanila, okay, tatlo, yung po ay hiniling ko doon sa mga kasamahan ko na mabigyan sila, okay, ng katulad doon sa 2,000 po na tatanggapin ng mga bago. Ayun. Yung po ay binawas na namin doon sa kanang aming na buha. Ayun. Cap, naintindihan ko na. At wala naman po halagang 20,000 ang natanggap namin sapagkat 100,000. Ganito na, ano? Naintindihan ko na. Ginawa mo ang lahat para matanggap yung mga bago at saka yung mga dati, parang lumabas, kabutihang loob mo yun, yung 2,000 pesos. Tama? Para sir, naman. Sir, yung 2,000 po doon sa bago, galing po doon sa 130. Ayun, nabinigyan sila. Yun ang gusto kong sabihin, Kap, na ginawa mo, nag-effort ka, na yun din ang nandoon sa 130. Tama? Opo. O yun, okay, naintindihan mo na ngayon. 102, 101. Okay, ba't ka natatawa? Natawa po kayo. Papupuntahin ko na lang at para medyo eh, kaya naman pala. Sige, eh, ente ka, punta na roon. Hindi, Kap, hindi ko na po kukunin niya sa inyo. Yung pala inyo din yan, pinagambaga, nakakaya pa sa mga kasamahan yan. Kap, maraming salamat na, Kap, at na, nagkaliwanag na po kami, Kap. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag at... Sir, ako yes po ay humihingi din sa inyo ng paumanhin. Ay, wag na po, wag na po. Ay, tumagot lang po ako. Tama po kayo roon, Kap. Doon sa pinasabi. O, papaumanhin din po ako sa inyo, Kap. At pareho na po tayo, Kap. Tabla na po tayo. Sige, Kap, naintindihan ko na po. Maraming salamat. Ano? Sige, marami po salamat. Okay. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Kami nagpapasalamat po dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ano bang reklamo, bibigyan ng solusyon at aksyon? Ito ay nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito pa yung hashtag ipabitag mo.